ramen, gyudon, sashimi, sushi, at meron pang bento kung ano-ano pa. Napakaraming pong pagkain. Nandito nga tayo sa Kaito Japanese Karinderia, the word itself mga Noy, Karinderia. At yan nga ang ating featured episode for today. Sasamahan natin si Boss Kaito, ang ating kaibigan sa loob ng kusina, para ipaalam sa atin ano ang lasa ng mga pagkain dito, pakita sa atin yung style, at ano ang sikreto behind the success of this business. Mga Noy, tara na! Kaito, magandang araw sa iyo, syempre, at salamat sa pagpapaunlak mo sa Kuya Dex na channel. Makaka-team kami ng Japanese na pagkain, Karinderia style. Boss, matanong ko lang, ilang taon na itong restaurant? Tony, itong restaurant ko na ito, dun sa kabila, nung nasa sidewalk pa ako, sa 5 years. So, nung after ng pandemic, nakuha ko ito. Mm-hmm. So, lumipat ako rito. So, magto 2 years na rin. Dito, itong meron pa ng pwestong ganito. Ibig sabihin talaga, nagsimula ka na sidewalk lang? Sidewalk lang. Doon mismo sa sidewalk lang. Galing nga. And the expertise ng paggawa mo ng mga Japanese na pagkain, for how many years mo na siyang pinag-aralan? Sa pag-aaral matagal dahil hindi naman ako nag-culinary. So, experience talaga. Wow, okay. So, syempre, lahat doon. Mararanasan mo yung hirap at bago. Actual. Diyan yung mga papalirin ka sa ng chopstick sa kamay. Sigawan ka, mamurahin ka ng mga chef. So, yun. Hindi ko naman nakalain na magbubuo ngayon. Pagtsatsaga ko na yun, pagtitiis ko. Yeah. Dahil nung unang alam ko lang, kailangan ko lang ng trabaho. Hanggang sa eto, natuto ako magluto. Then, nag-chef na ako na halos 30 years. 30 years? Ako, ibig sabihin pala, pag iniwanan ka sa kusina ng ganyan mga Japanese na pagkain, alam mo na halos sa memorya, no? Oo naman. Kasi ano yung ilalagay? Na-experience ko na rin yan dati yun sa nag-work ako nun sa Detail Tokyo. Nag-chef din ako dun. Naging kasama ko lang dun, dishwasher, saka helper. Kasi ikaw lang? So, ako lang. Ang gumagalaw sa mga kalat, tsaka... ako ang gumalaw. Manip, so, ano? Ayun, nakasanayan din. Ayun. Eh siguro hindi na matatawaran ng dice expertise na 30 years ay palagay ko talaga. Naman, kasi sa iba naman, sa Japan daw, ako hindi pa nakapunta sa Japan, pero maraming nagsasabi rin sa akin ng mga kaibigan kong kapun. Mm-hmm. Saka yung mga customer din namin na nanggagali ng Japan. Actually, yung mga nasa Japan, isa lang talaga siya. Chef, yung chef naman talaga isa lang. 100 bucks. Handle niya. Tapos mag-isa ka lang dapat. Siya lang mag-isa. Ganun ang style pala. Oo, no? Sa Japan. Kaya pala... Siya lang mag-isa. Yeah. So, papasok siya ng maga para sa preparation. And then after nun, before lunch, yun, doon na mag-uumpisa. Buti yung, ito nakita ko, boss ha, meron kang sushi bar sa gilid, no? And then ito, anong nauna? Yung sushi bar muna o bago? Yung sushi bar. Ah, siya muna. So, kasama yun dati. Mm-hmm. Yung sa side book at saka sa sushi bar. Mm-hmm. So, anong nangyari niyan? Noong una na binuksan ko yan, yan yung, hindi ko lang alam ha, pero para sa akin, ang alam ko, siya yung first time na nagkaroon ng sidewalk ng sushi bar. Wow! Eh mukha kaya naman talaga. Ingat ako doon sa loob namin. Oo. Na dahil sa yung pagkain. Nakita ko nga, boss, kung gaano ka. Alam mo yun, ano, yan, may kwento ko lang po sa isa. Segue lang ako, boss, no? Kung gaano si Boss Kaito, kung paano ba siya mag-ano sa kusina? Merong discipline. Grabe, no? Napansin ko din, boss, habang gumagalaw kayo sa kusina, may sumasagot, no? Sumasagot sila dapat. Parang nag-acknowledge ba? O, ganun yun. Kasi nakasanayan na rin namin yun sa nung kami, nung nag-chef ako. Saka, hindi pa ako chef. Mm-hmm. So, siguro, sa tagal ko na siguro nagtatrabaho sa Japanese restaurant and then mga nagiging chef ko, Japanese din, tapos ang amo ko, syempre, si Hapon din, siguro na parang nahahawa na ako, natutulad na ako sa kanilang disiplina. So, kailangan sumagot no? Kunyari, meron kang gagawin. Respect. Respect pala yun. Oh, kahit hindi pala. Mo, kahit may ginagawa ka, basta sumagot ka. Ayun pala yun. Na, kahit yun sa... Kunyari, sa pagpasok pala ng customer. Oo. So, kahit na pumasok customer, pati. Kahit hindi lang wait sa magsasalita ng irisya, mas pati sa loob. Yun nga, narinig sa dulo, maririnig mo. Ang galing ah. So, kailangan nyo kahit may ginagawa ka, sasalit ka. That's the discipline pala, no? Sa mga ganyang kainan na lalong ganito. Teamwork, saka kailangan mo gawin yun para
Tanggal yung pagod. Ayun pala yun. Ito po sa para lang sa kaalaman ng mga nanonood sa atin, specific na location itong Kaito Japanese Karinderia. Dito lang yan sa 1327 Apolinario Street, Bangkal, Makati. Bangkal, Makati. And bukas ka ba araw-araw or meron ka nga? Today, bukas namin Monday to Saturday. Mm-hmm. Open kami 11 to 11. Pero may working time kami. 11 to 2 ng tanghali. Bukas then, kayo? Bukas kami. Mm-hmm. And then magbe-break time sila ng 2 to 5. Mm-hmm. Balik naman sila ng 5. 5 o'clock, bukas ka na naman. Oh, balik kami ng 5 hanggang 11. Ngayon na, pwede nyo na naman pupilahan to dahil si Boss Kaito, yung Kaito Japanese Restaurant is bukas na bukas, pwedeng tumanggap ng kaya pakain. Na. Kaya na. Meron nang ganito. Hindi ka nila dati. Yan pa, parang sa panghuling tanong ko lang, Boss. The word Kaito. Parang Japanese eh, no? Bakit mo pinangalanan na Kaito? Ikaw, from you, Kaito diba, tawag sa'yo. Yes, sir, naging memorable yung Kaito na yun dahil nung nagsiship ako. Mahilig kasi ako sa fishing. So, meron kaming regular guest. Fishing yes, na fishing. Ganyan, ha? Oo. So, anglers din ako. So, meron din akong Kaito Anglers Philippines. So, mahilig. Happy mo pala yun, happy ko talaga siya. Ayun. And then, yung hapon na regular guest namin, hinanap ako, day off ako noon. So, sabi nung boss ko, nagpipishing daw ako. So, sinabi niya, Kaito-san, Kaito. Sabi niya, Kaito ka. Hanggang sa dumating ako, tinawagan niya ako, Kaito. So, nagulat ako, bakit Kaito? Hanggang nasanay na nasanay, yun ang tinawag sa akin ng mga tao ko. Pati yung boss ko, nakisali na rin. Kaito tawag sa'yo? Kaito na rin. Kaito-san na rin tawag sa'yo. Ang Kaito, ang ibig sabihin sa Pilipino, sa Tagalog? Taong dagat. Nakita niyo na yan. Ayan ang kwento mo. Boss Kaito, maraming salamat sa oras. Napakasaya. Ang dami niyang kwento. No? Ang dami ko natutunan dito. Sobrang sarap ng experience dito. No? I-try niyo rin po puntahan. At syempre, Boss Kaito, kailangan ko ng tikman itong mga ginagawa mo. At uumpisahan ko na to. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Salamat po sa pagpunta. Karinderia, mga noy, first time na nakapag-feature tayo ng ganitong kainan, ha. Andito nga po tayo sa Makati, noy, at nakakatuwa. Meron tayong karinderia style ng mga Japanese na pagkain dito. Of course, kasama natin ang ating kaibigan, Boy Lente! Gusto mo sa ating pagkain, kasama. Pag nasa kanto-kanto kami, ayaw sumama. Ano, kanto-kanto lang, ito na lang. Uy, ano to, ha? Ito, ha? Baka naman nagtataka sila, ha? Karinderia style po ito ng Japanese food. Pero tingnan mo naman gano'ng ka-style. And preparation. Preparation. Hanip, ngayon lang po ako nakakita yung courtesy of Boss Kaito, syempre, ha? Ng Japanese karinderia. Kaito nga lang yung pangalan niya, eh. Syempre, titikman na natin to. Although sabi nga ni Boss Kaito, Boy Lente, medyo may touch daw ng Pinoy. No? Hindi raw niya talaga pinul... parang style ba na Japanese. Japan na Japan? Kasi limited pa rin kasi sa atin mga Pinoy yung... Lasa? Oo, baka nga hindi rin magustuhan minsan yung iba, no? Okay, banata na natin to. So meron tayo dito ng ramen. Oo. Ano ba atin dyan? Eh, kahit ano, bahala ka, mamili ka to. Kung anong gusto mong tirahin, eh. Mga itong shash, Sushi. Sushi. Iba-iba eh, no? Oo. Ayan yung parang platter niya na meron ng parang iba't ibang klase ng sushi dyan, no? So, hindi ko na alam kung ano yung mga tawag. Napakadami po eh. Yung tamago. Hmm, ito. Kita mo, parang knife fish yun. Ito eh, yung makarel yan. Yung, makarel ba yan? Saba pala, saba. Hanip. Ito, salmon, no? Sigurado, yung mga ganyan. Ito, tuna. May hipon tayo dito. Okay? So, meron tayo ditong konting sausawan, no? Tirahin muna natin dyan. Umpisa natin sa... Oh, baliktad, oh. Naman naman, oh. Talagang hindi sanay, eh. Meron tayo dito ang California Maki. Meron tayo California Maki, yan, ha? Hindi mo naman yung prep niya. Mang klase. Ganda, di ba? Ayos, ah. So, banatan ko lang konting, lagyan natin dito ng konting, Sabi. Ito yung, ito, Violenta, ito yung ginaganon dito, eh. Iba yun. Ang binatan mo yun, iiwala yung kaluluwa mo. Tirahin natin to, ito. Kusunad. Ito, kailangan na sausaw lang daw konti. Konti lang sausaw. Kasi iba,
Di ba nang galing din naman ako? Galing kasi Japan to si Boy Lente, kaya alam niya eh. Paano babanat nito? Konti lang. Konti lang kasi iba yung... Hindi sinasosyal matindi. Oo. Pinaliliguan ng sausawan. Sausawan. So makakompromise yung lasa niya. Ganun pala yun. So konti lang daw no, ya, sabi ni Boy Lente ha. Wow! Diba? Ang sarap! Wala naman tayo sa fine dining ng Japanese restaurant. Yung mga nasa ano tayo? Bangketa. Bangketa to na ya. Pero yung kinakain natin. Pang ano ah? Graded din, diba? Oo. Oh, galing. Salaman tayo. Ano, medyo... Ito yung makino ya. So, saw-saw din konti. At subo. Wow! Basically, pag tinignan mo kasi yung mga Japanese recipe or dishes or cuisine, no? Medyo parang ang daming art eh, no? Tsaka ang daming halo-halo eh. Ang daming hinahalo. So, bawat party niya, no? You know, ingredients ba? May ginagawang proseso bago kalabasan yung ganito ba? Okay, banat po, noy. Ito yung bento nila. Mm-hmm. Ito, ano to? Yata, katsudon. Katsudon yan na bento. Ito yung... Beef misono. Taka ito yung yudon. Yudon daw to. Buksan ko na, no? Ya? Banatan naman natin. Poy! Ano po? Tignan mo naman yung itsura nun, no? Meron palang egg yolk sa ibabaw yun. Hinalo to. Apon-apon eh, no? Mm-hmm. Haluin ko to, ha? Ito, tirahin ko. So, kailangan na haluin daw, mo. Medyo napapahiya tayo ngayon dito dahil hindi po tayo sanay kumain ng mga Japanese. Pero siyempre, kaya nga tayo nagpunta rito para makatikim tayo. Pumunta ka rito. Hmm. Mama ka. Oo, na gano'ng under time ako. Kamadali. Para na makasama eh. Hmm. Woo! Anip yung amoy. So yung gyudon pala, parang noodles, no? Mm-hmm. Na may kanin, tapos may karne. Kuha tayo ng konti. Wow! Sarap. Ang sarap, noy. Hmm? Nagin mo yun, eh. Umidikit pa talaga. Buwang kutsara, nahihirapan na ako. Walang noy, ha? Bako lang itong chopstick ko. Mamaya, gagamitin pa natin yan. Yung lasa niya, para siyang noy na ano, may teriyaki yung datingan na... Medyo matamis. Matamis eh. Mm-hmm. Pero may saltiness. So, kailangan mo haluin yung yolk, humahalo doon ngayon. Mm-hmm. Ayun o. No? Oh. Masarap. Masarap. Nakita-kita naman masarap yun. Mm-hmm. Kanina kasi sinisilip ko siya rin ako. Gumagawa rin sa kusina. Oo. Oh. Yung galaw niya, di ba? So, ba? Yung mga Japanese ano chef, ano yun, associated. Oo. Ang bilis eh, no? Associated yun sa galaw nila yun, yung pagminuto. Mabilis, tapos may finish din. Yun. Mm-hmm. Napansin ko, Noy, habang bumabanat si Boss Kaito, yung mga assistant ba, parang nag-acknowledge sa gagawin. Mm-hmm. Ang galing eh. Ay, gumagano sila. Kunyari, sasabihin niya kung ano iluluto. Ganito. Oh, may discipline, Noy. Tapos nakaready na lahat yung ibigay. Bigay lang ng bigay, banat ng banat. Ganun ang style. Although, parang Japanese calendar, ya, pero mm-hmm. yung sistema nila sa loob, lamang pangamin siya sa fine dining. Eh, no? Mm-hmm. Galing daw po kasi si Boss Kaito, ito, sekretong malupet. Galing pala siya sa mga... Alam mo, yung mga lalaking mga buffet restaurant dito sa Pilipinas. Nakirahin ko siya mga mm-hmm. Mamo? Para kasi ako lalagit eh. Wala kang sagot. Kasi yung supo, di ba? Medyo malapot, ano? Tapos yung food niya rin. Malasado. Japanese. Malasado. Hindi naman itlog ba na ano lang yan? Regular? Oo. Oh, yeah. Nagiging ganyang kulay? May process lang po eh. Nagiging kulay brown eh, no? May process lang po. Kaya pala. Ano yung natin yan minsan? Sige. Magmasipag na tayo. Wala fast. Tignan na natin ah. Mm-hmm. Gano? Nasa? Nasa mami? Hindi naman. Hindi. Legit din, legit. Eh, pwede mo yung tignan eh. Kala ko lasang mami. May natin sa bowl lang ah. Tsaka, kakasama naman tayo eh. Ang sarap. Actually, ito yung pumunta ko rito talaga. Mm-hmm. Dating pa yung order pa eh. Yan? Yung sushi. Sushi? Mmm. Ang sarap nga ito, Noy.
Hindi mo na kailangan lagyan ng ano, yung hinga ng toyo, ganun. Mga additional condiments, no need. Solid. Makuwento ko na rin po, yung mga noodles na to, lahat po yung gawa dito. Wala silang binibili sa labas. Mayroon pala siyang machine, noy, panggawa ng mga noodles. So lahat to, ginagawa daw ni Boss Kaito. At dumadaan sa makin, magiging noodles na ganito. Nagawang ko na siya dito sa sabaw. Sa sabaw, ha? Tingnan mo naman yung tsura na ito. Diba, parang restaurant grade, diba? Ang dami, no? Hindi yung ano. Ito, marirecommend siguro namin bisa tayo ni Boy Lente. Alam mo kung bakit? Pricing wise, Boy Lente. Na-check ko eh. Kinukumpara ko ba sa mga kainan ng ganito? Yung ganitong ramen, noy. Ang presyoan niya, pakita lang natin. Versus doon sa mga pinupuntahan. Ito, siguro ang range nito, no, nasa 1. Pinaka-max na yung 200. 200 pesos, no? Yun na. Or meron siya yung sobra talaga nakita ko kanina, 298. Pero grabe naman yata yung nakalagay kung ano-ano. Eh, versus doon sa mga iba na titinda rin ito. I mean, kung kukain ka sa restaurant nito, mahal yan. May ina 500 dito, 450, ganyan, di ba? So dito kay Boss Kaito, Kaito Japanese Karinderiano, dito mo matitikman yung mga, yeah, apakasarap na Japanese na mga pagkain. Sa affordability wise, huli, pasok. Para lang sa mga magtatanong ng address, pakita ko po sa inyo ang address nila. And of course, yung kanilang Facebook page, no? Pwede po kayo umorder dyan, ha? Nakita ko may mga dumadaan ditong courier. Kinukuha yung mga online orders. Pwede po, ha? Yan, ha? Kaito Japanese Karinderiya. Siyempre, bago tayo matapos, ha? Poylente, batingin ko lang si Ate Misty, ha? Nagbe-birthday. Sorry, happy birthday. Happy birthday, ate, ha? Yan, siyempre. Birthday niya, actually. Ngayong araw na to, ang birthday niya. Palagi, ingat. Wow! Tuminim tayo. Oh, ito. Ano, pati inumin dito, kakaiba, noy. May water. Meron mo yata ang soft drink din. Pero ito, cucumber daw. Cucumber. Abkan natin. May pipino talaga sa loob, ah. Ayos, ah. Fresh, no? Refreshing. Nabaka lang ito. Ano lang ito, ah. Sa gabi lang sa, alam ko, ano ito, eh. Meron lang oras. Time, eh. Oras. Pakita lang natin, ah. Tama, nabanggit mo. So, anong araw sila bukas, Noy? At mga oras na pwede nyo bisitahin itong Kaito. Japanese ka rin dira ya. Nakikinig kayo ng Japanese, ito. Recommended. Pwede. Double check nyo, yung tawag ka. Double check. Pero Noy, ah, hindi na po namin masyadong papakabahin yung oras at kukunin yung time nyo sa panonood. Maraming salamat naman, siyempre. Sana nagustuhan nyo po itong featured episode natin for today, no? Ang Kaito Japanese Karinderiya. Karinderiya nga, by the word itself, no? Affordability, yun po ang number one sa akin dito na marerecommend namin ni Boy Lente sa inyo. Dahil nga po, price-wise, medyo talaga malaki ang kabawasan compared sa mga ibang restaurant na gumagawa nito mga ganitong klaseng pagkain, no? So, ayan, no, yeah. Maraming salamat again. Mabuhay po kayong lahat. Siyempre, yung blessings, no? Abundant, very abundant po. Dumating sa inyong lahat. Dire-diretso. Naku, magpapasko na. Alam mo na, no? Lapit-lapit na po, no? Ang mahalaga dito ngayon, magkasama tayo, no? Yung pamilya po, buo. Papasalamat din ako, no, yeah. Kasi recently, basa rin ako ng mga comments. Po. Tuwan-tuwa ako sa mga comments. Nahanap ka, no? Yung mga nakamiss sa akin. So, miss ko din po kayo. Kaya, so, pipilitin ko na masama si Nitex ko lagi. Yeah. Again, thank you mga Noy. Mabuhay po kayo lahat. Siyempre, ako po ang inyong lingkod. Kuya Rex, kasama si Boy Lente po. Tirayin na natin off-cam to. Mabuhay po kayo. Bye-bye!